Patikim pa lang po yan sa ating mga nakahandang pampahapi ng ating legit Dabarkad sa kanilang paglilipat bahay dito sa TV5. At ang kanilang excitement, mga paghahanda at iba pang detalye kaugnay ng kanilang pagbabalik telebisyon, pag-uusapan natin ngayong umaga. Tama ka dyan, Jess. So, wag na natin patagalin pa. Let's welcome Wally Payola, Alan K, Ryza Mae Deason, at Karen Heistrup. Hi! Good morning! Good morning, good morning! Good morning, good morning. Good morning. Alam niyo ba, pinarenovate namin to para sa inyo. Special welcome naman. Kayo. Bagong tahanan, kailangan niyo ng bagong set. Sanay na ba kayong matawag ng mga kapatid? Nasanay na ngayon. Sanay na ngayon. After May 31, yes. Sanay na. Wow. Kapatid na, Dabarkads pa. Pero ano nga pakiramdam sa inyong unang official visit dito sa TV5? Siyempre, nakakapanibago din at first. Parang, bagong... Bagumbaga, alien sa paningin namin. Ako kasi hindi na ako baguhan sa TV5. Mm. 1996 to 2002, yun ang una-una kong show outside Itbulaga. Singaling. Pero sa Novaliches. Pero kaya dito sa Reliance, first time. Bagong tahanan. Si Wally ganun. Din eh, parang hindi naman siya bago dito. Hindi naman, parang taping-taping lang kami. Oo. Nung mga shows. Tapos eto na, dito na pala kami titira. Eh sa mga bagets natin, kamusta naman yung una ninyong pagdalaw dito sa Mandaluyong sa TV5? Siyempre po, sobrang happy kasi nga po. I'm also new in the showbiz industry. So, we're very happy that we found our new home, which is TV5. Aww. Ito si Ryza Mae, gusto ko lang sabihin ha. Nakita na kami ito noon, no? Ginaya pa niya ako. Nag-guest ako sa Itbulaga. Volleyball player pa lang ako noon. Tapos nag-guest ako sa Ryza Mae Show. Nauna kang host sa akin eh. Tapos ito, napa-volleyball ko siya. Ayun, tingnan nyo. Oh, di ba? Naka-jersey pa ba yan? Ito, dito. Pero lusot ako dun sa... Teka. Yan! Ito jersey siya. Number 3 ba yan? Hawak-hawak niya yung bola, tapos natumba pa siya. Kaya naman, pag nakikita ko si Ryza Mae, nagugulat ako kasi ang laki na niya. Nag-dibo na yan. Wait, teka, naalala mo pa ako? Oo naman po. Yun lang. Nag-dibo na siya nung June 12. Ah, talaga? 18 na yan. Opo, 18 na. Grabe ang bilis ng panahon. Dalaga na yung bata. Si Aling maliit. Maliit pa din. Maliit pa rin. Pero, dalaga na. Forever young ka, yes. Forever young. Pero parang nakakailang na siyang bata na lokohin ng charap-charap. Nakakailang ng tawaging Aling Maliit. Hindi, ito, kakadebu mo nga lang. Tapos ito, bagong kabanata ng buhay mo. Ano po makikita namin sa isang Ryza Mae Deason? Bukod po sa kagandahan. Oo naman. Ito ang ano na. Sorry. Hindi, ano po, ako very excited din po ako dito sa ating bagong tahanan. And ayun, abangan nyo lang po lahat po ng mga inihanda ng legit Dabarkads at ng mga kapatid. Yun. Speaking of which, ano nga ba ang mga dapat nating abangan sa bagong bihis at bagong tahanan ng Itbulaga? Naku, abangan nyo siyempre yung excitement namin. Mga bagong portions and eventually siguro mga pagdadagdag din ng mga bagong Dabarkads. Wala bang clue dyan sa mga bagong portions? Secret. Ay! It's a mystery. Talaga pwede. Mga bagong portions na hindi muna pwedeng sabihin. Basta. Pero nagre-rehearse na kayo? Puro meeting, puro ano. Kasi kami ang rehearsal namin. Day before. Ay, ganun. Day before kami mag-rehearse. Kahit yung mga Saturdays namin na supposed to be big day. Sa bagay. Kasi sanay na sanay kayo sa isa't isa. Kabisado nyo na yung isa't isa. Ano. Oo. Pero alam naman natin, for the longest time, talagang araw-araw kayong nagtatrabaho. Anong pakiramdam na naka-break naman kayo ngayon? Nagpapahinga kayo ngayon? True. Eh, di nakakapanibago. anong routine ninyo? Anong ginagawa hindi naman kayo nagkasakit. Nakakapanibago pala yung walang ginagawa. Nasa bahay lang. Kasi sanay po kami gumising umaga tapos work na ulit. Ganyan, sama-sama. Sabay-sabay mag-breakfast. Ganun. Minsan nga nagkita-kita kami. Akala namin may show kami. Victoria lang pala. Maganda ka ba ng spills? Victoria lang pala. Feeling ko pupunta kami sa labas. So ano. Pero ang maganda rito, hindi lang noontime show yung iahatid nila sa atin. Meron pa sila mga bagong pinaghahandaan na programa. Katulad na lang ni Wally.
Wow, mali. Balita wow, natin. Mali. Mukhang magbabalik. Wow. Tsaka, pinalabas. Ito na, yung bagong season 2 ng Balitawanan. Ayun. Wow. Oh, saya-saya nun. Isama si Kalat Garen. Saka si Alex Calieja. So, Gretch, dapat na tayo mag-ingat kapag papasok tayo. Bakit? Baka ma-prank tayo nang wala sa oras. Yun nga lang, yun nga lang. Ito naman, kay Karen, bilang bagong Dubber Cuts, paano ka naman nag-a-adjust? Yes po, actually, ever since I won po sa Be The Next, grabe po talaga yung impact, like, especially po sa mga fans ko, supporters, and then, when it happened talaga, when the announcement happened, I felt very heartbroken, syempre po kami lahat, but it's time to move on kasi nga po, we found our new home, and we're very happy na patuloy po kami yung sinusuporta po ng ating mga legit Dubber Cuts po dyan. Wow. Alam natin, it's been a roller coaster ride para sa inyo. Nakita rin natin, narinig din natin yung mga pahayag ng TVJ, Tito Vic and Joey, over the past weeks. Anong mensahe nyo para sa kanila, no? Sa kanilang pagtanggol sa inyo, sa kanilang ano, lahat eh. Nakita mo naman, ramdam na ramdam namin yung pagmamahal para sa Dubber Cuts family. Anong mensahe nyo para sa TVJ? Riza? Magsimula to sa pinakabata. Okay. Ako muna. Rise, go. Ay, si Karen. Karen. Si Karen. Ay, ako. Yes. Si Riza pa rin naiisip kung bata. Ayun nga po, gusto ko po magpasalamat sa TVJ kasi hindi po talaga kami iniwan. Syempre din po ako. And yes, we're very happy na patuloy din po kami sinusuportahan. And ayan nga po, sa TVJ wala po talagang iwanan. One for all for one. Tinotoo. Si Baby Riza? Riza. Hindi na baby? Hindi, ayun. Gusto ko rin po syempre po magpasalamat din sa TVJ kasi ramdam ko po talaga at saka pinaglaban po talaga nila ako hanggang sa huli. At syempre sa mga legit Dubber Cuts po natin na walang sawang sumuporta. Kaya excited na po ulit kami mapanood nyo kami sa aming bagong tahanan dito sa TV5. Yay! Yay! Kuya Wally. Meron ako. Meron na. Maraming salamat sa TVJ, hindi lang sa umaga sa loyalty namin kasi sa kanila. Sila ang naging boses at lakas namin. Maraming salamat sa TVJ. Ikaw naman, Alan, bukod sa mensahe sa TVJ, mensahe mo sa mga nag-aabang sa inyo dito sa TV5. Alam nyo, more than ever, ngayon namin naramdaman yung pagmamahal ng mga legit Dubber Cuts, pati mga pagsimpatsya na mararamdaman mo eh. Kasi sa social media at sa lahat ng platforms, makikita mong grabe din talaga yung suporta nila sa amin. And sabi mo, hindi okay na yung TVJ. Hindi. May isang taong nag-text na nagpapabati ngayon. Oo, si Joey De Leon! Nagpapabati. Nanonood siya. Batiin nyo raw. Oh, hi, Sir Joey. Hello, maraming po. Salamat. Excited kaming makita kayo dito sa hallway namin. Yes. Pero hindi ka breakfast mate. Teka lang, hindi pa tayo tapos. Oh, meron pa tayong abangan mula sa ating Dubber Cuts. That's Justin. Right. Makakakanta ka ba? May isa nakakanta. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa pagpapaunlak. Maraming salamat din sa pag-invite. Balik kayo dito, ha? Oh. Bisita ulit kayo dito. Congrats sa show niyo, ha? Thank you. Simula pa lang po ng aming paglalakbay. Bukas kayo may MediaCon. Yes. Abangan po natin yan. Mukhang may mga detalye na tayong makukuha. Maraming salamat. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.